ang pagsilbihan ng Diyos sa tanging paraan na alam ko. Iniisip ko na balang araw, magiging katulad din nila ako. Hindi, sige. Okay lang ako. Sige, dadalhin ko na lang. At siguro nga may ibang plano ang Diyos para sa akin. Okay ka lang? Hello, bakit? Okay ka lang? Claire, hindi ito ang unang insidente na nahimatay ka habang nagtatrabaho. Mother, baka napagod lang po ako kaya nangyari yun. Claire, nakausap ko ang doktor na tumingin sa'yo. At sabi niya sa akin, mahina ang pangangatawan mo. Bukod sa pagiging mahihika mo, mababa ang blood pressure mo, kaya madali kang mapagod. I'm sorry, Claire. Pero sa tingin ko, hindi kaya ng katawan mo ang mga gawain dito sa kumbento. Pero, Mother... Ang mabuti mo sigurong gawin, Claire, ay magpagamot ka. At ituon mo ang sarili mo sa pagpapagaling. Claire? Oh. Tahan na, apo. Lola, may lagi niyo sinasabi sa akin na may dahilan kung bakit ako nakaligtas dun sa aksidente nung nabutay yung mga magulang ko. Lagi niyo sinasabi sa akin na may plano sa akin ng Diyos. Buong buhay ko, ito lang ang gusto ko, maging madre. Pero ba't nagyayari pa ito sa akin? Huwag mong pangunahan ang Panginoon. Bata ka pa. Maayos din yung kalusugan mo. Tsaka, malay mo, talagang kailangan mo magpahinga. Makakapasok ka rin sa kumbento. Ipagnunubin ako yun. Halika nga. Alam mo, kung talagang yan ang nasa loob ng puso mo, natitiyak kong ibibigay sa iyo ng Panginoon sa tamang panahon. Marami pa namang paraan na para ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon. Kahit nung wala ka sa kumbento. Pinagpatuloy ko nga ang paglilingkod sa simbahan. Hindi ko alam na darating ang hinihintay ko
sa panahong hindi ko inaasahan. May nakaiwan. Uy, ano yan? Uy, sosyal! Uy, ito yung telepono nung nagsasalita eh. Ito yun eh. Huwag mong paglaruan. Akin na. Ito naman, tinitignan ko lang. O tingnan mo, sabi mo huwag paglaruan, pero anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hindi, tinitignan ko lang yung call register kasi baka malaman natin kung kaninong telepono to. Excuse me. Sa cellphone again, ikaw ba nakahanap? Swerte ko naman. Nahanap ko na yung cellphone ko. Maganda pa, nakakapulot. Ikaw ba talaga may-ari nito? Yung wallpaper ko, yung aso ko, yung bundog. Ito. How cute! Ano yun? Nung bulldog! Cute nung bulldog, oh! Cute nung bulldog! Sige, sa susunod, mag-ingat ka. Hindi ka naman naman na tayo nilinisin. Alam mo, ikaw, Claire, napakasuplada mo kanina. Hindi mo lang pinansin yung lalaki. Ay, nako, kasi ang dami naman natin ginagawa. Ang daming trabaho. Ay, nako. Sandali! Hindi kasi ako nakapagpasalamat sa inyo ng maayos, eh. Ay, alam mo, kuya, pwede mo kaming ilibre. Anong ginagawa? Ay, sorry, may gagawin pala kami. Kuya, ba't ngayon ka lang namin nakita dito? Ay, hindi kasi ako taga rito, eh, pero mukhang madadalas na ako ngayon dito. Kasi nagtatayo kami ng ospital. So, hinahanap ko yung munisipyo. Yung munisipyo? Ay, alam mo, dun yung daan namin pa uwi. Gusto mo sumabay ka na lang sa amin? Halil, hindi nga natin siya kilala, diba? Ano ka ba? Yung nga namang mabait eh. Kuya, hindi ka naman masamang tao, diba? Hindi ka naman rapist. Hindi ka naman hold-upper. Okay na yun. Bakit naman siya eh? Hindi naman ako hold-upper eh. Lalong-lalo na hindi ako killer or rapist. Ako nga pala si Edgar. Edgar Montemayor. Ako si Marilyn. Ito si Claire. ayan. Nakilala na natin siya. Pwede na siyang sumabay sa paglalakad sa atin, ha? Tara na. Halika na, Edgar! Sabihin ako. Nga po si Edgar, no? Saan naman ang galing yun? Wala, naisip ko lang. Bakit? Kuha po naman talaga siya eh. Di mo ba napansin kahit konti? Hindi ko napansin eh. Ayoko sa'yo. Dito ba ang bahay nila, Claire? Oo, dyan ba? Punta nyo. Dito ka lang. Okay. Salamat, ha. O, ayan, tingnan mo mabuti kasi nandiyan siya sa labas. Ha? Andiyan? Anong ginagawa niya dito? Ako! Sabihin mo wala ako, bilis! Ha? Top. Uy! Hi, Edgar! Kamusta? Okay naman. Di ba bahay ito nila, Claire? Nagtanong kasi ako dun sa kanto, eh. Oo, ito yung bahay nila, Claire. Hindi ka naman naliligaw. Ah. Kaso wala si Claire. Wala. Ah, ganun ba? Mm-mm. Ibibigay ko lang ito sana sa kanya eh. Simpleng pasasalamat lang doon sa tulong niya sa akin. Okay, ako na! Hindi, okay lang. Hintayin ko na lang siya. Hintayin ko na lang. Okay lang. Matatagalan si Claire. Gagabihin. Oo, gagabihin. Alam mo, ako na lang magbibigay niyan. Thank you, Kamo. Thank you. Oo. Sige, makakarating. Bye, Edgar! Ingat ka, ha? Okay, salamat din. Ayan. Bulaklak. Thank you daw. Kahapon. Ngulong din naman ako kahapon, ah. Wala akong bulaklak. Alam mo, napapansin ko, ah. Kahapon mga tinginan niyo. Feeling ko, gusto ka nung Edgar. Ano ba naman? Ano ba namang ibig sabihin ng bulaklak na binigay ng lalaki sa babae? Ayun ko ba naman kasi sa'yo, kule? Ano ba naman yung ligawan ka? Ay, nako. Baka magalit lang si Lola. Tsaka buong buhay ko, handa na ako pumasok sa kumbento. Kaya wala akong panahon para sa ligaw-ligaw na yan.
Eh, ayaw nga sa'yo ng kumbento eh. Alam mo, Claire, kung naging madre ka, okay lang tumandang dalaga. Eh, kaso hindi. Bakit ka nagtitiis? At saka aminin mo, Claire. Type mo rin si Edgar. Oh, huwag kang magsisinungaling. Kilala kita. Kabisado na kita. Alam mo, ngayon lang kitang nakitang naaligaga dahil sa lalaki. Kung ano-ano ang pinagsasasabi mo? Oh, kunwari ka pa. At saka sino naman nagsabi na kailangan mong magmadre para magsilbi kay Lord? Hmm? Gusto mo ba yung mga mabulaklak? Ah, ilalagay ko nga sa altar eh. Anong ginagawa mo dito? Nagbabaka sakali lang ako na makita ka. Tama ako. Ano bang kailangan mo? Gusto lang kita makita. Gusto lang kita makilala. Makausap. Siguro naman wala namang masama dun, di ba? Gusto mo, araw-araw kitang dadala ng bulaklak. Okay lang sa akin kahit ilagay mo sa altar. Alam mo, tama ako eh. Mas maganda ka pag nakangiti. Claire? Lola. Magandang araw po. Ako po si Edgar. Kaibigan po ako ni Claire. Claire, sige, baka na-store mo na kita eh. Mauna na ako ha. Mauna na po ako. Salamat po. Bakit hindi mo papuntahin sa bahay ang maniligaw mo? Hindi yung dito ka pa sa simbahan nagpapaligaw. Eh, hindi po kayo nagagalit? Bakit naman ako magagalit? Ayan o, ang bata-bata at ang ganda-ganda ng apo ko para hindi ligawan. At kung sakali man na mahulog ang loob mo dun sa Edgar baka mo, hindi naman siguro ibig sabihin nun eh mababawasan na ang pagmamahal mo sa Diyos. Malay mo, ito talaga ang plano ng Diyos para sa'yo. Kumain ka muna. Pasensya ka na ha. Bababa na yun. Thank you.
Diyan yung mga ibang kwarto. Siguro mga ilang buwan na lang, tapos na rin yan. Tapos aalis ka na? Babalik ka na sa Manila? Alam mo, nung una, yun ang plano ko eh. Pero nung nakilala na kita, nag-iba lahat. Paano ko na may iwan ng lugar na to? Nandito ang puso ko eh. Claire, magpakasal na tayo. Papakilala kita kay Mama. Sasabihin ko sa kanya na ako na magpapatakbo ng ospital. Magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Dito na ako. Dito na ako, titira kasama mo. Dito tayo gagawa ng sariling pamilya natin. Alam mo, sayang eh. Hindi ka lang nakilala ni Papa bago siya mamatay. Noon, ang dami kong hindi maintindihan sa buhay ko. Ngayon, naging malinaw na sa akin ang lahat. Ito ang plano ng Diyos para sa akin. Maging asawa mo at maging nanay ng mga anak na ipagkakaloob niya sa atin. Mahal na mahal kita, Claire. Mahal din kita.